What's up guys? Welcome back sa akin YouTube channel. Guys, no, nagbabalik tayo ngayon para sa isa namang bike check video. Guys, nandito ako ngayon sa Madis Bike Shop. Dito yan sa Malinta, Valenzuela City. Yan. So magbabike check tayo dito ng mainit-init. Kahit umuulan. Ayan, kadarating lang nito guys. T-Rich Rainier. Ayan, nagkakahalaga to guys ng... So yan guys, ang ating ibabike ngayon, no, ang napakaganda at napakainit kahit umuulan, no, ang T-Rich Rainier. Ayan, so pangalan to ng lalaki. Ayan, sisimulan natin guys ang bike check sa kanyang frame. So ang frame niya ay size 16 medium. Ayan, glossy gray ba tawag dito guys, na medyo may kapag glitter, right? May mga glitter siya, shining, shimmering effects. Ayan. At smooth welding dito sa kanyang head tube, dito sa kanyang seat tube, pero dito sa middang tube niya, bottom bracket ay maraming uod ng pagkaka-welding. At nagawa to guys sa aluminum 6061. Itong T-Rich na name natin guys ay pintura na kulay itim. Siyempre, kitang-kita naman natin. Ayan, oh. Pero dito sa may bandang ibabaw guys, naka-water decals ito, pati itong gray ng Rainier water decals din yan. Tapos meron tayo dito guys na warning sticker lang yan, basahin muna bago mag-ride. So safety first nga, sabi nga nila. At yung head tube natin guys ay straight. Ayan, meron lang siyang design na mga curve. Tapos yung logo niya, water decals din to guys, para siyang mata ng cobra or ng ahas. Pwede na! Ayan o, may letter D. Naalala ko itong T-Rich na to guys. Ito yung isa sa inaabangan ko na mountain bike na maglabas ng mga mountain bike kasi affordable sila at ang ganda talaga ng design at mga parts na nilalagay nila dito. At tingnan nyo naman itong seat stay niya guys. Bladed dito. Wala siyang bridge. Tapos pabilog dito. Ang ganda talaga nito guys. Promise. At yung kanyang chain stay dito guys. Ang lapad nito. Tapos, pakitid na rito. Ganon din dito guys, water decals ito. Ato, meron siyang protective film. So, pwede ka nang pansamantalang hindi bumili. Pero, bili ka na rin guys. Kasi mura lang naman yung chain protector. At dito, Transcend One Self water decals. At dito, Rainier water decals din to. Ayan guys, may nakalagay na mountain medium. Tingnan natin. Hindi siya pwedeng lagyan guys ng FD. So wala siyang daanan dito, stopper. Ayan. At tingnan natin. Oh, wala. Wala siyang butas dito. Internal cabling tayo guys, dalawa. So tingnan natin kung dito pinasok. Ayun, dalawa lumabas. Ito yung RD. Ito yung preno sa likod. Ayan. Dito dumaan. Doon dumaan.
So talagang pang one by lang to, guys. Stick to one tong bike na to. Ayan. So stick to one talaga kasi one by lang siya. So hindi maghahanap ng iba yan. Bag isa na lang yan habang buhay. What? Ayan, no. At syempre dito tayo ngayon sa suspension port. Alloy to, guys, itong crown niya. Baka lang arc, baka lang lower na may sticker na Tirich. Tapos 100 millimeter ang travel ng kanyang stanchion na kulay itim, tapos mayroong rubber o-ring na indicator ng pagkaka-bounce. Ah, by the way, guys, yung head tube niya, guys, ang haba niya ay 110 millimeter. Malamang ko pa, guys, integrated ball bearing pa to. Ayan, kahapon nag-repair ako niyan, yung ganyang headset. Tapos may manual lockout siya, guys, close open lang yan. Ayan. Tapos sa kabila, mayroong preload. Ayan. Pihitin na lang natin to para lumambot yung kanyang pagbabounce. Siyempre, naka-quick release yan. At F, o Fubno yata yung hubs na letter F, guys. Yung ganyang logo, parang Fubno yan. Pakicorrect na lang ako, guys. Made of alloy. Ball bearing ang ating hubs. Pero madali lang mag-maintenance naman yan, guys. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 32 holes. Ang ating aluminum Fubno quick release ball bearing na hubs. O, diba? Kompleto. Baka lang ating spokes. Double wall alloy na rin. Na may sticker na Tirich alloy progressive. Ayan. Ito, oh, Tirich, oh. Masyadong minimalist yung design ng ating mountain bike. So, napakaganda ka pa basta minimalist kasi napakalinis tingnan. Tapos yung rims niya, guys. Ang ganda niya. Pa-curve yung kukorti niya. O, diba? At yung gulong niya, guys, CST All Terrain. So, pangalan na pangalan pa lang, All Terrain na. So, kahit saan ka pumunta. Pwede na! Pwede. Wag lang sa tubig. Ayan. Hindi yan lulutang sa tubig. Ayan. At tingnan natin ang size, guys. Nakita ko na yung size kanina. Ayan. 29 by 2.10 ang ating gulong. At syempre sa kabila, ganun pa rin, Fubno or letter F, ang ating hubs na alloy, quick release, ball bearing type pa yan, guys. Baka lang ating spokes, double wall alloy na rim, na may tatak or sticker na Tirich 29er yan, guys. Ayan, oh, meron dito rin. Ang ganda talaga nung rims niya, guys. Napaka-simple. Pero ang astig niyang tingnan. At ang gulong niya, CST All Terrain na 29 by 2.10. O, tingnan nyo yung ano niya, guys. O, pwedeng-pwede to sa asfalto. Yan, pwedeng-pwede yan. At syempre, dito tayo ngayon. Pakinggan muna natin yung tunog ng ating hubs. Yan, tunog may kaya to, guys. Promise, ganda nito. Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 speed. Na cassette type, Sunshine Edsy ang tatak. 11, tingnan natin kung makikita natin. 40. 11 to 40, guys, ang kanyang ngipin. Ayan. At ang RD natin, Smack RX-10. Yan, Smack. Smackdown. Parang wrestling lang. Ano? RX-10. Ayan, naka 10 speed. Ibig sabihin, 10 speed. 10 speed. Tugma, yan dapat. At ang punin natin, plastic. Sa kabila, plastic pa rin. Ayan. Malamang ano to, short cage lang to. Ay, hindi. Mahaba ito, oh. Ayan. Hindi pa siguro ito na, ano, guys, natotono. Ayan. Ang kadena natin ay letter D. YBN. 10 speed. Ang katas pa, guys. Oh. Makatas-katas. At ito ang, guys. Ito ang sinasabi ko sa inyo. Stick to one. Kaya kayo, guys. Stick to one lang kayo, ha. Huwag kayo mag-2-2. Ayan. Naka-ano to, guys. Square tapered na tanggal. Square tapered. 175 mm yung crank arm niya, guys. Medyo mahaba ito. 170 yung kadalasan natin na babajik. Pero ito, 175. Made of alloy na may tatak na Tirich. Removable ang chainring niya, guys. Kulay itim. Tapos yung chainring niya, guys, ay bakal. 34 teeth. Ayan. Tapos yung BB natin, guys, sealed bearing yan. So, medyo matagal-tagal na yung i-maintenance yan. At syempre, ang ganda ng seat clamp niya, guys. So, Moser. Aluminum T6 34.9. At ang ating seat post ay gawa ng Tirich 31.9 ang taba. 350 mm ang haba. May konting setback device. Ayan o. Tapos natitilt yan.
Ito yung guys ang nahanap kong pedal, oh. Ilalagay ko dun sa aking nire-restore na mountain bike. Aluminum din to guys, malapad. Yan, ball bearing pa yan guys. At siyempre ang upuan natin ay may tatak na T-Rich, lambot, at ang lapad ng puwit niya, mayroong kanal dito. Ayan, so singawan ng utot yan at daluyan ng ihe. Ayan, at dito tayo ngayon sa kanyang handlebar o yung cockpit. Rubber na rubber ang kanyang grip guys, na may dalawang lock dito na may tatak na T-Rich. Ito yung may tornilyo, ayan o, oh. May tornilyo yan, nalalock yan. So napakadaling mag-backlash niyan, ganun din sa kabila. May mapapansin ka dito guys, wala, nag-iisa lang ang ating lever kasi wala tayong FD, kaya naka 1x lang yan or wala kang makikita dito. At ang hydraulic brakes natin ay Logan, preno to ni Wolverine guys. Tingnan natin kung na-adjust yung lever, parang na-adjust dito yan. So Logan din sa kabila, naka 2 finger to guys. So yeah, pwede tong i-adjust dito para lumayo. At ang ating shifter, ayun, pwedeng pull, push. Yan, push, pull yan guys. Hindi kagaya ng ibang shifter, puro ganun lang. Puro push, push lang dito. Ito, okay na okay, oh. Yan. Yan yung ano, yung naghihiwalay yata itong dalawa na to, eh. Pwedeng paghiwalayin to, eh. Ayan, oh, dito mo tatanggalin to guys. Yan, matatanggal mo na to. Yan. Siyempre, ang ating handlebar ay 720mm ang haba, made of alloy. May setback yan, kitang-kita naman guys, oh. Oh. At ang ating stem, T-Rich, alloy din to. Tapos handlebar natin, T-Rich, 75mm ito na naka-negative. So hindi mo pwedeng baliktarin yan kasi magiging positive. Tapos tingnan nyo yung ano niya guys, stem niya parang kamao na nakababa. Parang nakaganyan, oh. Ang ganda ng design, oh, di ba? Oh. At ang ating spacer, 1, 2, 3. Asawa ni Marie. Ayan. 10, 10, 5. 10 mm, 10 mm, 5 mm. Yung dust cap niya, guys, ito plastic. Pero ito alloy din. Alloy to alloy. Ayan. Ganda nito, guys. Promise. Ayan, punta tayo sa rotor. So, ito yung una ko napansin kanina, guys. May tiketa pa. Wow, imported. Oh, di ba? Pero siya, this wheel is equipped with quick release. Oh, quick release nga siya. Oh, di ba? At ang ano natin, ang lever natin, ang caliper natin naka post mount dito sa may bandang chainstay. So ang ganda nito, guys, kasi madali mo 'tong mababaklas, hindi nakaharang yung seat stay. Ayun. Oh, di ba? Ah, syempre, 160mm na rotor, yung pangkaraniwang design na nakikita natin sa built bike. By the way, guys, Logan, yung ating caliper. Nahanap ko kung saan may bibleed. Ayan dito guys, dito may bibleed. Ayan, medyo mahirap nga lang siya kasi nakaharang tong tornilyo. Ayan, syempre, tingnan natin dito sa kabila. Ayan, Logan, naka IS mount. Oo guys, medyo mahihirapan tayong mag-bleed kasi nakaharang to. Ayan. So, bahala na si mekaniko kung paano niya i-bleed yan. 160mm na rotor. Ayan. At syempre, hindi mawawala guys, ang lalagyanan ng ating inumentam. Ayan, no? Kailangan natin yan lalo pag tayo ay mag-ride. So, syempre. At ito yung kabila ng ating crank arm, T-Rich, na aluminum alloy ang ating crank arm. Square tapered. Ang bibi niya guys ay sealed bearing na. So, palagay ko guys, wala lang ako nakakasalimutan dito. Sulya panuloy natin. Ang ganda nito guys, promise. So ayan guys, ang ating bike check ng mainit-init, bagong-bago, at aabangan ninyo na mountain bike. Siyempre, gawa yan ng T-Rich, ang T-Rich Rainier. Ayan, nagkakalaga to guys ng 12,800 pesos. Siyempre, dito yan sa Madis Bike Shop. Ayan, so tumatanggap din sila dito guys ng home credit, bank transfer, at especially yung cash. Ayan, good as catch. Ayan. So, ilalagay ko sa description guys yung kanilang contact number, Google Map, pati yung Facebook link nila para sa mga gustong mag-avail netong T-Rich Rainier. Ayan. So, hanggang dito na lang guys ang ating video. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutan pindutin ang like at mag-comment ka na rin kung ano masasabi mo dito sa ating binay check na T-Rich Rainier. Pero ako nagsasabi sa inyo guys, sulit
ang perang ipambibili mo rito. At huwag kalimutan pindutin syempre ang subscribe button. Road to 6,000 na tayo. Ayan. Maraming maraming salamat. Bye-bye!